ng hantungan. Sapat na nawa ang ginawa mo sa loob ng pinakamahabang panahon. Tama na. Huwag mo na silang pangaralan o paalalahanan. Anong ginawa ni Noah? Anong ginawa sa kanya? Anong inutos sa kanya ni Noah? Noah, simulan mo na magtanim ka. Tanim ka ng ano? Kasama ng mga ilang mga paniwala sa kanya. At tapos ang mga naniwala sa kanya, mahihirap na ng mga tao. Hindi sila naniwala sa kanya ng naiyakan at mga mataas ng posisyon. So, inutusan sila magtanim. Tulong na rin kasama ang mga anghel. Hanggang itong mga tinanim nila ay naging silakihan na ng mga puno. Tapos, natusan sila na itong mga punong to, itroso nyo na, gawin nyo ng kahoy, at gumawa na kayo ng arko, malaking bangka sa taas ng puno. So yung mga tao, hindi na naman, nangiinsulto na naman sa kanya, Noah, nababalik ka na. Hindi mo na kami pinapangaralan, hindi ka na nagpapaalala sa mga, hindi na kami pinakausap. Ngayon, gumawa pa pa nung, gumagawa pa kayo ng bangko sa taas ng pundo. Wala namang dagat dyan. Walang dagat dyan, di ba? Kung isipin mo naman, no? Matipag ang tao. Hindi ba po doon, huwag gagawa siya ng barbukas ng dulo. Ayun po, hindi ba meron doon? Sabi ng mga tao, mawa, magbabaliw na kayo, mawa. Ano ko rin dyan? Tapos, anyan, natayan, wala akong dagat, wala akong dagat nandun. Hindi kayo sa hangkas ng bundo kumano, nahiyaan na lang doon. Hanggang inutusan na sa kanya, Noah, tawagin mo na ang mga tao na niwala siya. Pero kakanaan. Hindi ba sumakay kayo sa akin? Ilan na ang mga sumakay at naniwala? Gano'n sila ko sa inyo kanina? Hindi pa umawal na pagkasalit. Hindi natin alam kung gano'ng karami ang tao nun. Pero sa panahon na yun, hindi pa. Imagine mo, 950 years, gano'ng katagal na. Wala pang 100 ang naniwala. Mismo kasawang anak niya, hindi rin sumakay. Sabi ng anak niya, pangalan niya anak. Tari, sapat na nandito ako sa mataas na lugar. Kung inisip mo merong dulog yung nadarating baha, hindi na ako aabutin dito. Hindi anak, sumakay ka. Ang sino mang sasakay sila yung nandito. Okay, kung iyayain namin kayo na. Hindi tayo sa posto, sa bahay na lang, sa ito. Sa mga rin mga matigasan ko, na tayo sa standing center. Kahit walang bahay ba, hindi kayo sasakay. Sino ang tao yun? Kahit pa libre yan, no? Ano mo namin ako na lang bakit? Taas ng bundok mo namin namin. At inutusan na rin siya na bawat lahat ng mga hayop, partner, ay sumakay. So yung ako na yun, nasa tatlong bagay. Unang level, unang floor, dun yung mga hayop na mga cattle animal, no? Mga hayop na mga domestic animal. Sa pangalawang palapag, yung mga tao. Mga tao. Pangatlong palapag, lahat na may mga feather, lahat na may mga pag-list mo, mga talayin, mga ibon natin. So, doon yung paglalayan. Bago sila naglayan, imagine mo, 40 days. 40 days na ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang genuine. Sa atin lang, magbagyo nga lang eh. Isang linggo, isang buwan. Diba? Talagang lubog ng panahon. Hindi lang yun ha, maliban dun sa 40 days na malakas ng pagbuhos ng ulan. Pati yung sa ilalim ng lupa, bumulwak. Ang tubig. Sipin mo yun. Daling taas yung tubig, galing sa mga. So, umabot ng 40 days, yung tuktok ng bundok, nandun yung bangka nila, pagtaas ng dagat, sila lang na yung dagat. Mismong anak niya, nakikita niya yung lumalangon. Anak, halika! Sabi ni Noah, o aking anak, patakarain ka ng pangalan. Sabi sa anak ko niyo, Noah, hindi mo siya pangalan. Hindi mo siya pagbibigyan. Kasi hindi siya naniwala sa iyo at hindi kanya niya.
Sige na yun, kung tunay mong mahal ang pamilya mo, umanib ka sa kanya sa katotohan. Huwag kang manatili sa kamalian. At kung alam mo mali ang pamilya mo, hindi nagsabihin, tinatakwil mo sila at nag-islam ka dahil alam mo mali sila, hindi pagtatakwil sa kanya. Kasi bakit, Brad? Dapat natin itong maglubos maunawakan na dapat mas matimbang ang ating Panginoong Diyos na lumikas sa atin bago at sino man. Kaya, Brad, pagpipiliin ko yun, sino mas matimbang sa buhay niyo? Panginoong Diyos na nagbigay siya ng buhay o magkulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo? Sino mas matimbang? Ang Diyos o sino? Ang Diyos. Kaya, Brad, bilang tayo, malaki ang utang na loob natin sa Panginoon. Siya may hawak ng buhay natin. Siya nagbigay ng buhay natin. Siya may hindi kakayanan na kunin ito. Sa tingin nyo ba, ang buhay natin, binigay niya ang Panginoon? Bakit sa tingin mo bro pinahiram? Hindi binigay? Kasi pagdating ng panahon, pagdating tayo sa Panginoon, kung naniniwala at sa Panginoon. Tama yun. Kasi kung binigay sa atin ng Diyos, mahal hindi niya nakupunin. Atin na yun eh. Kung hindi, kung buhay yun, binigay mo na eh. Kung wala kupunin yung buhay ko. Pag sinabi mo namang binenta, thanks for watching. Please like this video and subscribe to my channel.